Nam Pro Samadhi. Yang terus Sayyum Amadhi. Dewa Padasana. Sayyum Sayyum Sayyum. Atisari Matudam. Dea Sayyum Sampo Samadhi. Sayyum Amadhi. Sayyum Amadhi. Pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at magbabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Ama namin mga pangyarihan, ay tulungan mo kami maging dapat tumigaya. Kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa pulito, pakundahan sa aming pagdiriwang mamasaya sa pagkabuhay ng amin ngayon sinasamba sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Amen. Mahabang panahon, ipinansin ng Diyos ang di pagkakilala.
na magsisi sila taligdan ang kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinanda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan na isa sa mga umupo ng kapulungan ng Areopago. May sumama rin babaeng nagnamalang Damares at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon pa rin yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maraming pa akong sasabihin sa inyo. Ngunit hindi pa rin yung kaya ang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sabagat magsasalita siya, hindi sila ng kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangin lang niya ako sabagat sa aking magmumula ang ipinahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako siya namin sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Maraming paong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa rin yung kaya ang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Kaluluwanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Kaya po sa lingko nito ay hihigin natin na ipinapahayag si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi nga natin na kung minsan ay para pagkang simple lamang pag pinag-usapan natin yung katotohanan, hindi pala. Isang bagay na matusin po ay komplikado. Sabi nga po sa atin, halimbawa na lang sa simpleng pagkibos, pero sa akin na pag sinabi mo oo, tatapo ka. Pag sinabi mo hindi, iinig ka. Yan ay bahagi ng ating kultura, yun ang katotohan na naging bahagi ng ating pagkibos. Pero lingin, maaaring lingin sa ating kayong kalaalaman, o maaaring alam natin, na may ibang kultura na kapag tumawa ka, ibig sabihin mo, hindi. Kapag umiling ka, ibig sabihin mo, oo. Kaya po, pag pinag-usapan natin katotohanan ay kumisang mayroong komplikasyon na hinaharap tayo. Yung komplikasyon na hinaharap natin sa atin ay kung tusin po ay hindi dahil sa yung katotohanan ay malayong makamit. Kaysa sa kumisan, mas nagkakaroon ng komplikasyon sa baka yung katotohanan ay ayaw tanggapin. O yung katotohanan ay hindi nakikita na yun ang katotohanan. For those who refuse to believe, at maaaring yung iba ay tawagin nga mo natin ay ang kanilang nakikita ang katotohanan ay yung kabaligtaran. Pero maliwanag po yung ipinahayaw ng buong may kabaligtaran. For those na nagnanais na makasal po ang katotohanan, maliwanag po sinabi ni Jesus na ipapadala niya ang Espiritu ng katotohanan. At mapuunawaan natin ang mga bagay na nasa harapan natin. Kung makikita natin yung Espiritu na ito ng katotohanan.
Kaya lalo-lalo na ako ngayon. Ngayon na yung panahon ang tawagin po natin na yung globalization ay tinatawag natin explosion of information. At sa sobrang dami ng information ay ang tao po isa may nagulong. Ano ba yung katotohanan? Sino ba yung totoo? Pero bahagi ng usapan ay sa mga tunay na nagkahanap ng katotohanan ay sa mga naniniwala kay Jesus ay hindi maging malayo ang katotohanan. Hinawag namin kalimutan. At kung tunay na tayo ay kay Jesus, hindi may pwedeng hindi natin tatanggapin ang katotohanan. Sa unang pagpasa na nakita natin na ipinapahayag ko ni San Pablo yung kasi meron silang nakita na isang lugar, tempo, isang pagkago, isang nakalagay na nakalagay doon na isang lugar ay isang market na nakalagay ay border unknown ka sa Diyos na hindi nakikilala. Pero yun po yung pagkaunawa kasi ng mga Griego na sila ay naniniwala sa maraming Diyos. So, sa kanilang paniniwala, parang hindi ma-open. Kasi siguro parang ayaw yung mga Pilipino, ayaw nila na ngayon masasangkap. So, nandiyan na rin sila ng pagkayo na nakalagay nyo na yun. Puro na ang taong ka. Kasi meron mo kayo silang panteon. Siguro kung kayo natin yun yung panteon, yung isang altar, na lahat ng Greek gods na doon, inilagay nila doon. And then, sabi nga, parang kung sa hindi pa nila nakilala, naglagay sila ng isang mother at inilagay nila doon. Borda ng ka. At may mga tao sumasangka doon sa lugar niya. Pero anong hindi, anong nakita niya, anong nga nakita ko na ng aking mga unang mahalaga, isang tao, yun po ang maratahin na ipakilala yung ating Panginoon, Jesus Cristo, na ang Diyos natin ay ang Diyos na nagpapakilala. Hindi siya mahirap makilala. Sabagat siya yung katotohanan. Kaya po kung inyong mapapansin, kung babalikan din mo natin, kung maalala natin, na si Jesus doon sa Pano Pilato, ang sabi ni Pilato ay, ano nga ba ang katotohanan? Hindi sumagot si Jesus. Bakit hindi sumagot si Jesus? Kasi nasaan po niya si Jesus? Kung hindi niya nakikita yung katotohanan na sa kanyang harapan, kahit anong paliwanag, hindi maintindihan ni Pilato. Kaya anong ginawa ni Jesus, hindi na siya nagsalita. Kasi nasalanan po niya siya. Nandun na yung katotohanan. Pero anong problema? Gawa ng isip ni Pilato na sarado sa katotohanan. Ngayon, hindi natin isako ang kaisipan ng ibang tao. Yung awa pa natin na yung isip natin. At sinasabi ni Jesus, na kung talagang tayo naghahanap ng katotohanan, matatagpuan natin ang katotohanan. Hindi na lalayo ang katotohanan. Nandiyan naman si Jesus. Pero
hindi natin bigyan ng pansinay kung ang dalawa tayong tanggapin sa Jesus. Yun ang hindi natin itanong kung ang dalawa natin tanggapin ang katotohanan. Kaya sinabi ko kung kahapon, kapag tinanggap natin ang katotohanan, may implikasyon. May mga pagkilos na kinakailangan natin bigyan ng pansin. Kasi yun ang katotohanan. Pinaniniwalaan natin ang katotohanan. Naibigay ko naman ako sa inyo, alimbawa yung pagkapatawad. Binigyan natin ng pansin ng pangitim. Na maging bahagi ng pagsisimula ng pagbabago ng lingkunan na ating ginagalawa. So, maliwanag. Kasi kung yun ang pinaniniwalaan natin ang katotohanan, sigurado papaguhin tayo. Papaguhin tayo. Kaya ang patuloy natin paladaan, hayaan natin na tayo ay mabago. Mabago ng katotohanan. Upang hindi natin pakinabangan ang pag-aharap ng Diyos na hindi pinagkaloob niya sa atin. Kasi yun ang tutuusin yung kadalitanan at kanyang pagpalito sa daigdig na ito. Kaya huwag tayong matakot na makita natin higit sa lahat ng pagbabago na tulog ng katotohanan. Kasi sigurado ko kung talagang pinaniniwalaan natin ang katotohanan, hahayaan natin ang ating sarili na tayo ay baguhin ng katotohanan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga bayan.
sa pag-aaral ng banal na pagpapadudan ng mga kalooban ng mga nangaral, kami pinagpagsalo sa iyong buhay na nagpupunta ng atulang na pantay. Ipagkaloob mo ang aming pakapaking ginawa sa aming pag-isama ng aming inaasahan ni Sir Emomiro sa aming paubuhay araw-araw sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa lang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong isuwan. Itinasa namin sa Panginoon. Masalamat na natin ang Panginoon ng ating Diyos. Parapag na siya ay masalamat. Ang manaming mga pangyari at tumingang parapag na ikaw ay aming masalamatan. Ngayong ay pinag-iliwang ang pag-aayon ng Mesiyas sa mga mundo na tumuwas sa ating lahat. Sa pag-aayon ng sariling buhay at sa pag-apuhay ng anak ng mahal, sa banang pangyong tahanan ng daming pinagali at may naging kasambahan. Sa pagkamatay niya sa krus na lumping ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya ay sa lahat panahalayan sa sigawin ng papuri sa iyo ng walang mukhay sa katangan. Kami nagpupuni sa iyo kadakilan. Kaysa ni Francis, ni
isa ng mga pastor at nakaharap ng pamananamuhay dito sa dilim ng kalugod-lugod sa iyo. Maipag-iwan naman namin ang pagpupuri sa kalaman mo sa pamagitan ng mga aming Panginoon. Yesu Cristo. Sa pamagitan ng Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng pagpupuri sa iyo, Diyos na mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mawapalat ang mga inahanilahan sa bibig ng kordero. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling ako. Pamanamin ang pagmahal na natin ipapagini ng iyong sambayanan. Ngayon, pinapakinabang
sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasabayaman ka. Amen. So patuloy mo natin ang pag-asama para po sa ating nalalating ng eleksyon sa darating na Lunes, May 9, para po sa ating mga volunteers, para po sa mamayawang eleksyon. So bukas po, gulawin muna tayo higil ng 7 to 7 for the whole month of May. Gawa po ng ating mga bata na nagtitipon every afternoon sa pagpapalawa natin sa mahal ng Mary Maria. Sumainyo ang Amen. Mayroon, taglay ang pag-ibig ng Kristong buhay.